day, maayong adlaw, maayong ugto. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Kylah, and today, ipapakilala ko sa inyo ang isang negosyo na hindi lang ekonomiya ng Pilipinas ang pinapalago, pati na rin ang kultura nito. Matanong nyo, ano nga ba yun? Alam ko na, ang mga Pilipino, mahilig kumain ng mga yan. Kapag stress, kain. Kapag malungkot, kain. Kapag broken, kain. Lalong-lalo naman kapag walang ginagawa, kain. At dahil dyan, naisip ko, anong kultura nga ba ng Pilipinas o ng mga Pilipino ang mas makakatulong sa akin para kumita habang tinutulungan ko rin ang paglago nito? Well, ipapakilala ko sa inyo ang Filipino Cuisine o karinderya. Minsan, street foods. Pero hindi naman siya kwek-kweke, mga ulam. Pero ayan nyo lang. Iba't-ibang tawag lang yun sa kanila. Pero, parehas lang naman sila ng goal? Pareho lang naman mga ulam yung tinitinda. Ano bang special dyan? Tingnan natin. Tara! Isa sa madalas na negosyo dito sa Pilipinas ay ang pagkakarinderya. Malaki ang natutulong nito hindi lang sa kultura natin kundi na rin sa ekonomiya natin. Dahil patok ito hindi lang sa bata kundi sa mga matatanda, lalo na sa mga nagtatrabaho. But let's talk about how worth it is to invest in this kind of business. Maraming pamilya sa Pilipinas ang ginawa ng family business ang pagtatayo ng karinderya. Hanggang ngayon naman, patok pa rin ang mga paninda nila. Kilala kasi ang mga Pilipino dahil sa pag-serve nila ng mga pagkain. Mahilig kasi tayo sa malasa, makulay, at malinis na paghahanda. Kaya naman, agaw pansin tayo para sa mga dayuhan. Madalas na inihahanda sa mga karinderya ay mga pagkaing Pinoy na Pinoy, kagaya ng inihaw, yempo, bulalo, at iba't iba pang pagkain. Siyempre, hindi mawawala ang adobo, minudo, apritada, pati na rin ang kaldereta. Now that I am finished introducing you to the Filipino cuisine or the karinderya, I will now explain why am I investing in this kind of business. First of all, isa siya sa patok na Filipino culture. Diba nga, sobrang nasarapan sila sa mga luto natin. Kung kaya, sa ibang bansa, ang mga Filipino cuisine, 5-star na. Second of all, makakatulong to sa ekonomiya, lalong-lalo na ngayon. Mayroong tayong limited resources o sa mga pagkain natin. Kaya naman, ang ibang nagtatrabaho sa atin at ang ibang estudyanteng may face-to-face classes na, kailangan nilang mahanapan ng pagkain. Kasi, hindi naman siguro lahat ng magulang kayang maghanda ng baon para sa mga anak nila. Tanggapin na lang natin yung katotohanan na minsan, kailangan talaga nating mag-improvise or mag-alaga sa sarili natin. At saka, itong karinderya na to, hindi siya mahal. Kailangan mo lang ng puhunan, pambili ng ulam, lugar na paghahainan mo, mga kailangan mo sa paghahain, at syempre, business plan. Sa pagpapatayo ng negosyo, kailangan palaging may plano. Kasi hindi mo naman alam kung papatok ka ba talaga. At sa unang subok, hindi mo rin alam kung aangat ka na agad. Kaya naman, kailangan mo rin maging matyaga at habaan ng pasensya mo. Kasi, hindi lahat ng magandang bagay namamadali mo. Kaya naman, ako po ulit si Kylah at ito po ang napili kong pag-envisan ng pera ko as an ABM student. Bye-bye!